And so good morning. Gusto ko lang magbigay ng reaction video sa isang nakita nating old video ni Rafi Monyo. Actually, kung mapapansin niyo dito sa video na ipapakita ko mamaya, medyo bata-bata pa si Rafi Monyo. So, which means na matagal niya nang talagang ginagawa ang pag-exploit, pagpapahiya sa mga Pilipino. Siguro hindi lang talaga napansin before because hindi pa naman ganun ka-active ang social media, plus the fact na ang mga tao before, I think medyo conservative pa, so hindi nila masyadong nailalabas yung kanilang damdamin regarding sa kung ano mang issue. Okay, anyway, panoorin muna natin itong isang foreigner na nanampal ng katotohanan sa makapal na muka ni Rafi Monyo Demonyo. Panoorin natin, ha? Wait lang. Sir. Hindi yan siya marunong mag-Tagalog. Hello, sir? Mister? I want to talk to my wife. Okay, sige. Go ahead. You can talk to your wife. Kayo rong gusto niya makausap. Hello? I'd like to talk to my wife on the line, please. Yes, that's okay. I'm gonna let you talk to your wife. There's no problem. All right. Go ahead. Talk to your Grabe, wife. No? Grabe, no? Grabe, nakita niyo itsura ni Rafi Monyo? Okay, I'd like to talk to your wife. Makita mo yung pagtaas ng kilay niya. Makikita mo talaga na mababa ang pagtingin niya sa mga lumalapit sa kanya. Na makikita mo sa mukha niya na he's not taking it seriously because ang habol naman talaga ni Rafi Monyo is not yung marisolbahan yung mga problema na nilalapit sa kanya. Ang talagang purpose ni Rafi, why is he doing this, is because of the views. Dati pa lang, for the views na ito, para di sa kanyang pagsikat, dahil siya ay nagpapakitang gilas sa mga mamamayang Pilipino na siya ay maaasahan pagdating sa mga problema ng taong bayan. Pero sa kasong ito, no, makikita may tsura ni Rafi, meron na talagang kayabangan sa kanya. May kayabangan talaga ito. And again, nakita niya yung, yes, of course, you can talk to your wife. Mga ganun-ganun. Ang yabang, hindi mo siya makikitaan na meron siyang paggalang sa kanyang kausap. Okay? Anyway, panoorin ulit natin, ha? Is this being broadcast? Yes, this is being broadcast, Mr. Zakir. Okay. Right. Sir, this is a private matter, and as I've said to Ms. Odette Molina, right. I will discuss with it privately with her. Okay, I thought you want to talk to her directly. That's why I'm giving you the opportunity to talk. Of course, to her. Yes, gusto nga niya makausap eh. Not in public, not on air. Privately nga sinabi niya na, di ba? So hindi mo kailangan gumitna. Palibasang habol mo is yung show mo. Kaya ganyan ka mag-uumarte. Hindi ba sinabi mo, I thought you want to talk to your wife directly. Directly nga eh. So, hindi ka nakasama dito and sinabi niya na from the very beginning na gusto niya makausap ang kanyang housewife, ang kanyang wife privately. It's a private matter, it's a family matter. So, hindi ito for public consumption. And I'm sure, kahit na bobo ka, alam mo yan. Pero dahil nga for the show, for entertainment purposes, diba, ini-ignore mo yung salitang privacy para sa isang private matter. May gulay. Tuloy, ah. Sir, this is a private matter, and as I've said to Ms. Odette Molina, right. I will discuss with it privately with her. Okay, I thought you want to talk to her directly. That's why I'm giving you the opportunity to talk to her. No need for you to give him the... Alam mo, Rafi, that, sabi ni Rafi, that's why I am giving you the opportunity. Hindi ikaw ang magbibigay na opportunity sa kanya, bobo. Ang inakainit na ula, kahit na lumang video na to, nakakainit pa rin ng ulo. Ang yabang mo, I thought you wanna talk to your wife. That's why I am giving you the opportunity. And who are you to give him the opportunity? Diba? The fact na wala kang mang mandato sa ginagawa mo at talong hindi ikaw ang authorized person para sa mga ganyang cases. Sinabi niya, diba, gusto niya makausap ang kanyang wife privately. It's a private matter. Okay? Tapos sasabihin mo,
You'll give him the opportunity. And who are you to give him the opportunity? Pwede niyang kausapin ng asawa niya. Huwag kang gumitna. Hindi mo kailangan. Again, it's a private matter. Napakahirap ang intindihin niyan. My God, wala kang paggalang talaga. Guloy. Hindi ka nakakaintindi. It's a private matter. Bobo. And I'm sure alam mo yan. Kaya lang, for the views nga eh, it's for the show. So it doesn't matter. You don't care if it is a private matter. As long as makakagain ka ng views dito. Sisikat ka na naman dito. Magpapakitang gilas ka na naman. May gulay. Anyway, tuloy ah. Tuloy ko lang. Kakabwisit. I thought you want to talk to her directly. That's why I'm giving you the opportunity to talk to her. Yes, but I will not talk on the air. Okay. It's a private matter. All right. Well, I can understand that, but... Right, and I can talk to you privately? No. But it will be a private no, kita mo na ha. Kita mo na ha. And can I talk to you ano privately? No, agad ang sagot mo. Why? If it is really true from your heart, okay, na you are after na matulungan silang maresolbahan yung issue nila, of course, you can talk to him privately kung makakatulong ito talaga. But the fact na ang sagot mo agad is, no. No. Kasi nga for the show. For the show. Masyado kang mayabang. Diba? Meron tayong pipiliin. Napapatulan. Meron tayong pipiliin na ipipicture sa show mo. Sa iyong entertainment show. Diba? Pero yung mga gantong bagay na maselan. Actually, yung issues about the anak. So, maselan ito. I think dapat bigyan mo sila ng privacy. Kahit ka sa barangay, di ba? Pag lumapit ka sa barangay, meron kayong problema idudulog. Ginagawa ito privately. Hindi ito ginagawa sa harapan ng mga mamamayan ng barangay. Bagkus ginagawa ito privately because it's a private matter. At again, pagre-resolve ng problema ay hindi naman ginagawa publicly. It's not for public consumption. My gosh. Grabe. Talagang for the show. For entertainment purpose only. Ayaw mo makausap ka privately? Hindi ka ba pwede mag-advise o tumulong ng walang camera? My God. Tuloy ko lang ha. It will be a private matter. No. I don't want you to say anything to you. All right. Then good. Then good. Okay. No, but I'm just going to let you know, Mr. Whoever you are. Now, ngayon na, di ba? Ang tawag niya na ngayon, si Mr. Whoever you are. Kanina lang, sir. Dahil hindi ka pinagbigyan sa kapritsyo mo na magbigay siya ng pahayag tungkol sa issue na dinulog ng kanyang asawa. Mr. Whoever you are na. Bastos ka talaga. Dahil hindi ka pinagbigyan, ugali mo na talaga, masyado kang spoiled dati pa. Hindi ko alam ba't spoiled ka eh. Eh, dati ka naman bugbog sarado sa tatay mo. Hindi ka naman in-spoiled ng pamilya mo. Hindi ko alam ba't ganyan ka, masyado kang brat. Gusto mo lagi kang masusunod. Oh my God. May gulay. Sinabi na nga, di ba, it's a private matter. Umaarte-arte ka pang ganyan. Yan ang tawag ko na sa akin, Mr. Whoever you are. Gago ka talaga. Ulitin ko lang, I can understand that, but... Right, and I can talk to you privately, but no. It will be a private matter. No, you can't. Diba? And I can talk to you privately, though. Right, and I can talk to you privately, but it will be a private matter. No, you can't. I don't want you to say anything to you. All right, then good. Then good. O, yun naman pala eh. I don't want to say anything to you. My God, nawala pa. Di ba sinabi ng, I don't want to say anything to you. Ang sagot mo, good. Ayun ang palay, good eh. Dapat tumigil ka na doon sa good na yan. Diba? Good. Ano pang inaarte mo? Ba't hindi mo matanggap? Ha, ba't di mo matanggap? May gulay, it's a private matter. At saka nung mga panahon na to, hindi pa masyadong I don't know kung aware na tayo about the abandoned wife and the pinabayaan daughter. 'Di ba? Masyado kang mayabang. As if naman akala mo kung sino ka.
As if akala mo kung sino ka, my gosh. Sa totoo lang, akala mo kung sino ka. Kung magsasalita ka. Sam. Hindi yan siya marunong mag-Tagalog. But not talk on the air. Okay. It's a private matter. All right. Well, I can understand that, but... Right, and I can talk to you privately, but no. It will be a private matter. No, you can't. I don't want you to say anything. No, right, diba? Ang yabang, pang, ang yabang pa ng pagkakasabi ng no. I'm just going to let you know, Mr. Whoever you are. Oh, Mr. Whoever you are. A case against you will be filed in court. Okay? There will be a case for child abuse. No, pakigyan natin, Mr. Whoever you are. A case against you will be filed in court. Okay? There will be a case. I will. Ulit natin. I don't want you to say anything, Jim. All right, then good. Okay. Now, but I'm just going to let you know, Mr. Whoever you are, a case against you will be filed in court. Okay? So, kailangan talaga i-discuss na naman yan publicly. Kailangan ba talagang sabihin mo sa public na ikaw ay kakasuhan? Wala ka talagang paggalang sa privacy ng mamamayan. Sinabi na nga niya, di ba, he will talk privately to his wife. Tapos, ichichika mo pa rin na, kakasuhan ka ng asawa mo. Alam yun, pinoprovoke mo itong si foreigner dahil nga gusto mong mapahaba ang show. Pinoprovoke mo siya dahil gusto mong magsalita siya. Remember si Shari? Yan din na sinabi ni Shari before. Pag ayaw magsalita ng kabilang panig, lalo nilang pinag-iinit para magsalita ito. So, gawain mo na talaga dati pa. It's a private matter. Kailan ba talaga ipangalangdakan mo na ikaw ay kakasuhan? So, ganyan ba talaga dapat? Ganyan ba talaga dapat? Lalo na itong mga private citizen. May gulay. Tuloy. There will be a case for child abuse. Listen. Just listen, okay? Okay. Your wife will file a case against you in court for child abuse. Do you understand that? For child abuse? Abuse, Binay, no? Diba? Kakasuhan daw siya ng kanyang asawa for child abuse. Kung makapag-child abuse ka naman, akala mo naman hindi mo rin yung ginawa. At saka again, wala ka pang enough evidence tukol sa issue na yan para sabihin mo na siya agad-agad publicly. Dahil nagsubong lang si wife na ganito, yun na agad. Diba? Again, hindi ikaw ang proper forum. You are not the right person. Wala kang mandato. Hindi ka authorized na gawin yung ginagawa mo. May gulay. Lagi kang jump into conclusion. Kung ano yung sinabi siya, kung ano naisip mo, yun na agad. Kaya nga ayaw niya magsalita on air because gusto niyang ayusin ito privately with his family, with the wife. At hindi ka kasama doon. Sinabi na nga niya, di ba, pagkatapos ito ka naman, babanatan mo naman na, no, listen, just listen. Kakasuhan ka ng asawa mo ng child abuse. My God. Wala ka talagang gala sa privacy ng isang tao. Palibasa nga, bobo ka. Wala kang empathy. My gosh. I'm sure naman kahit bobo ka, no? Alam mo, private matter is a private matter. At hindi dapat siya didi-discuss publicly. Pero dahil nga wala kang empathy. Diba? Kaya ganyan ka. For the views, For the views ng show mo. Kakabwisit. Tuloy. Tuloy ko nga. Just a minute. This is a private matter between me and my wife. I'm sorry, sir. Well, I'm just letting you know. Yeah, it's a private matter. Okay, you don't even have to tell me what happened, what transpired. Of course! No need for that mister whoever you are to discuss to you kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Again, you are not the proper person. Diba? Your show is not the proper venue. It's not the proper forum. Hinahabol mo lang yung ratings ng show mo. Diba? Hindi mo naisip yung mga damdamin ng mga taong pinapahiya mo, ine-exploit mo, para sa iyong sariling interes. You are exploiting families. Lalo itong mga to, hindi naman ito mga public figure. Assuming for the sake of argument, katulad na sinasabi ng mga tulfonatic, sila ang lumapit. Okay, fine. But still, you have the power na mag-decide kung iti-TV ito or hindi.
Yung mga ganitong maselang mga maselang issue, lalo na sinasabi mo child abuse, although hindi talaga na-discuss kung ano ang ginawa, but still, merong batang kasangkot dito. So, ibig sabihin, medyo maselan siguro ito. Hindi mo kailangan ito i-publicize. Pwede mo silang tulungan privately kung talagang yun ang gusto mo. But unfortunately, nung tinanong ka nitong ni Mr. Whoever you are, kung can I talk to you privately? Sabi mo agad, no. Siyempre, kailangan ng ang gagawin ng pagtulong, naka-camera. Kailangan ang bawat habang nagagawin mo, may camera para nakikita ng public. Because show nga eh. It's for your show. Okay? Tuloy. Your child and your wife, you're inside your house and whatever is it that you did against... Which whatever is against it is that you did, nag-iintriga ka pa. Again na, wala kang basihan sa sinasabi mo. Hindi ikaw ang para magsabi ng ganyang bagay. Di ba, may nalalaman ka pa kung anong ginawa mo? Bakit ikaw? Tingnan mo yung sarili mo. Kahit noong mga panahon na to, hindi pa kami aware about the abandoned wife and about the pinabayaang daughter, Grandy. Pero alam mo sa sarili mo kung anong kahayupan, kung anong kawalang yan, ang ginawa mo rin sa pamilya mo. Diba? Kaya hindi, wala ka sa position na magsasabi-sabi ng ganyan. You are not the right person. At kahit niloloko mo kami ng mga time na yan, dahil hindi nga namin alam na kawalang hiya na ginawa mo sa pamilya mong tunay, eh still sa sarili mo alam mo yan. Kaya dapat nagdadahan-dahan ka rin. Dahil sinasagasaan mo ang sarili mo, pero dahil nga makapal ang mukha mo, hindi ka tinatabla ng kahihiyan. Alam mo yun? Gush! Shiz! Tuloy. To your child, it's none of my business already because you said it's a private matter. Fine. Kaya nga eh, he said it's a private matter, so tumigil ka na. Kasi nga for the show, nagpapasikat ka na naman. Nagpapa-impress ka na ikaw ang makakatuloy, ikaw malalapitan. Bobo, kakabwisit. Na-hybrid ako. Kahit na old video to, nakaka-hybrid pa rin. Tuloy. And she's complaining a case, and she's gonna file a case against you for child abuse, then it will be a different case because if the case child was, abuse, ito na naman ako sa V, abuse. Child abuse na naman. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo. May gulay, tuloy. Into court, well then you have to, it becomes a public, you know, public matter. I'll defend myself in court, but all you are doing... Dahil kakasuhan siya, it will become a public matter. Alam ba yung sinasabi mo? Hindi ka nga abogado, wala kang alam sa batas. Para sabihin mo na ganyan. Di ba sinabi ni Marcoleta before, na pagre-resolve ng mga problema, ng mga issue, ng mga kaso, ay hindi ginagawa, publicly. Ito ay hindi inaayon sa patakaran ng batas ng judiciary. Kaya ano sinasabi mo na magiging public matter din ito dahil kakasuhan siya? Wala kang alam sa batas dahil bobo ka. Wala kang mandato. Hindi ka authorized. At again ha, hindi yan ang patakaran ng batas. Sinabi yan ni Congressman Marcoleta na isang abogado. Bobo ka. Leche ka. Kakainit ng ulo. Tuloy. Is using this, which is a false case, all right? Just for your own TV ratings. Yo! Shut the fuck up. Yes. Get off. Get off the air. Oh, kita mo? Ulitin natin. Wait, ulitin natin. Sam. Pahiya siya. Which is a false case, all right? Just for your own TV ratings. I'm sorry. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Di ba? Hindi na siya nakipagbardagulan. Dahil totoo naman, sinampal siya ng katotohanan na ginagawa mo lang iyan para sa magkaroon ng ratings ang iyong show. Pahiya siya eh. Kaya sabi niya, shut the fuck up. Di ba? Shut the fuck. Patay na yan, alisin na yan. Pero ang totoo, dapat nakipagbardagulan ka sa kanya. Dapat sinagot mo siya, hindi yan totoo, nandito ako para tulungan ng mga Pilipino, etc. Blah, blah, blah. Pero dahil nga nabigla ka, sa pagsapal siya ng katotohanan, hindi ka nakasagot. Hindi ka nakapalag. Nagulat ka ba?
Sasagutin niya daw lahat ng mga akusasyon niyan sa korte. At sa totoo lang, Rafi, ginagawa mo lang ito dahil sa rating, gusto mo tumaas ang rating ng iyong show. Ah, shut the fuck! Tanggalin niya, patayin yan! Nagulat ka ba? Hindi ka nakasagot? Pahiya ka? Pahiya ang lolo mo, hindi nakasagot.